Magandang araw mga kaparihas, narito po tayo sa Barangay Katakti, Bustos, Bulacan at ating pong makapanayam ngayon ang former Barangay Kagawad at ngayon po ay muling magbabalik at magsiservisyo at magmamalasakit at maglilingkod dito po sa Barangay Katakti bilang isang Barangay Kagawad sa Barangay Katakti, Bustos, Bulacan na si Kagalang-galang Pedro Indo Serpa Juan. Kunsi, kumusta na po ba kayo? Ito po at... Isang magandang umaga po at mapagpala sa ating lahat. Ako po bilang isang simpleng mamamayan ng Barangay Katakte ay muling naghahangad na makabalik sa ating barangay para maglingkod ng tunay at totoo. Angarin ko po ang isang kaunlaran ng aming barangay. Ako po ay naging nung panahon ko po noon naging kabataan barangay chairman nung panahon po nung dating kapitan dito na si Kapitang Lupo Gatus at naging barangay treasurer din po ako nung panahon ni Kapitan Bonifacio San Diego at naging barangay kagawad po ako nung panahon naman ni Kapitan Gregorio de la Cruz. Ngayon po muli ako nga naghahangad upang ako'y makabalik at tunay na mga kapaglingkod sa ating minamahal na barangay. Ang totoo po, kahit na ako ay wala sa tungkulin, naghahangad ako ng isang magandang pananaw dito sa ating barangay na gusto ko'y makatulong para sa kaunlaran ng mamamayan. Ang inyo pong lingkod ay nung panahon na ako ay lumahok sa larangan din ng politika bilang kagawad nung panahon ni Kapitang Cristiano Concepcion na hindi tayo pinalad. Pero sa kabila po noon, ginawa po natin ang ating magagawa nung sila yung mga nakaupo na, atin siyang tinulungan para magkaroon ng isang proyekto sa barangay na higit na pangailangan ng ating mga kabarangay. At nung panahon na yon ay kasalukuyang dumadating ang mga mamamayan dito sa Bulacan Heights. Nakahingi po tayo ng tulong sa ating mga kaibigan noon ng isang ambulansya na nanggaling sa PCSO. Sa pakikipagtulungan po ng inyong lingkod at ng buong sanggunang barangay, malaki kanilang barangay resolusyon at kalakit din po dito ang sanggunang bayang resolusyon, nagtagumpay po tayo na makapag-uwi ng isang ambulansya. Kaya yun po ay pinakikinabangan ng ating mga mamamayan sa buong barangay ng Katakte. Hindi lang po doon sa pabahay, kundi dito sa buong barangay ng Katakte. At pati na rin po sa mga katabing barangay. Ngayon po, mulit-muli ako nga nangarap na mabalik para higit akong makatulong sa ating mga mamamayan at tungkol doon sa kaunlaran ng barangay ng Katakte. Sir, maitanong ko lang po, sa pananaw niyo po, ano po ba ang karagdagang kailangan o number one priority dito po sa barangay Katakte? Ang higit pong pangailangan ng barangay, lalo na po doon sa ating mga mamamayan sa komunidad ng Pabahay, ay napakarami pong nangangailangan ng tulong tungkol po doon sa mga senior citizen. Isa po tayo, bilang ako isang senior citizen na rin, kung sakaling ako ay papala rin na, at ipagkakaloob ng ating pong may kapal, kasama ang pagbibigay ng katuparan ng aking mga kabarangay dito sa Bulacan Heights, sa mamamayan ng Pabahay, nais kong magkaroon ng katuparan ang mga gustong mangyari ng mga senior na magkaroon sila ng beneficiary, magkaroon po ng kanilang matatanggap na tungkol sa mga gamot at yung pinangako sa atin ng national government na tungkol doon sa monthly matatanggap ng mga senior citizen, yun po ay gagawin natin kung sakaling tayo papalarin na gumawa tayo ng isang resolusyon para maging mapabilis ang lahat ng ito na kung ano man ay matanggap ng mga senior citizen. Pangalawa po, yung mga problema po ng ating mamamayan sa
pabahay na ibinadaing nila tuwing sasapit ang tagulan na kanilang na binabaha ang kanilang lugar, iyan po ay pagsisikapan natin na sila ay matugunan para ito ay maibsan yung kanilang problema tungkol sa binabahang lugar. At dito po sa ating barangay, ng barangay ng Katakte, hangad ko po ang isang kaunlaran. Pinaplano din po ng mga nakaupo ngayon na magkaroon ng isang panibagong cover court. Iyan po ay bilang ako ay isang dating nanungkulan, ang hawak ko ay na committee ay ang public works, ay nais ko po isang magkaroon ng katuparan, yung pangarap ng mga kasalukuyang nanunungkulan. Kung sakaling ako papala rin, ito ay aking gagampanan na magkaroon ng katuparan yung panibagong cover court na kanilang hinahangad. Magkaroon po isang karagdagan po kung sakali na matutuloy po, at ito naman po ay inuumpisahan ng national government, ito pong bypass na itinatayo dito sa bayan ng Bustos na dadaanan dito sa ating barangay ng Katakte, at yun din po ay katabi noong ginagawang Bustos Stadium. Kung ito po ay magkakaroon ng higit na katuparan, ang barangay ng Katakte ay higit na makikinabang, lalo na po ito kung ito ay matatayuan ng mga istruktura ng mga industrial. Magkakaroon po ng hanap buhay ang mga mamamayan na nangangailangan higit sa kanilang kabuhayan. Magkakaroon po sila ng hanap buhay. At kung ito po ay magkakaroon ng katuparan na magkakaroon ng mga industrial neto, lalaki po ang income ng aming barangay. Mensahe na lang po at panawagan sa ating mga minamahal na kabarangay, Kunsi. Para po sa aking mga kabarangay, ako po ay humihiling sa inyo at pinanawagan na sana ay matulungan ninyo ako at masuportahan na kung sakali tayo mababalik, ay gagawin natin ang ating magagawa para yung ating hinahangad na magkaroon ng isang katagumpayan at kaunlaran ng ating barangay at mamamayan, ay pagsisikapan po natin na yan ay matugunan. Yan. Yan po ang mensahe ng ating butihing dating kagawa dito po sa Barangay Katakte, Bustos, Bulacan. At ngayon po ay muling magbabalik upang tunay na magsiservisyo at tunay na magmalasakit at maglilingkod sa mga kabarangay Katakte, Bustos, Bulacan na si Kagalang-galang Pedro Indo Serpa Juan. Ayan. Yan po mga kaparehas ang inyong butihing maglilingkod dito po sa Barangay Katakte. Lay Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kay Kunsi and your family po. And ingat din po kayo. Magandang araw po mga kaparehas sa Barangay Katakte, Bustos, Bulacan.